Bali, ang problem nitong ating computer ay itong sa PSU natin. Yung 4 pin or 8 pin. Mayroong motherboard na 8 pin. Bali, short siya masyado yung wire. Gagawa natin ng solusyon mga ka-tech devs. Itong 4 pin. Papunta dun sa motherboard natin na connector na power supply na 12 volts. Bali, may solusyon tayo dyan kasi since 4 pin lang to, eh yung kable natin is nakaabang siya sa 8 pin. Yan. May 4 pin pa na available. Ito yung solusyon natin dyan mga kadabs. Nakita ko sa inyo muna. Volts. Punta din sa motherboard natin. So yung sumusupply sa ating CPU. Ito yung 4 pin. So yung purpose nitong tinanda natin mga ka-tickers. Ipunin natin siya dito. Ito yung puputulin natin. Bali mga ka-tickers. So yun. Magawin ko dito ay puputulin natin ito. Pag-andoon natin dito, just in case mo bago isip natin, bigyan natin na yung mga 12 inch ano pwede pa tayo dito. Again, yung lakon ko, itong black is negative side, itong yellow is positive side, 12 volts. Ganun din dito. Ito yung malilito sa color problem kasi ano lang na black and yellow yan ganyan. So, dito, dito. Kung may electrical tip kayo, hindi nyo na kailangan itong pagsasamahin ko na ito.
genes pares ng skeletal molds, kung mapapansin nyo, isa lang ng kabitan nila doon. Ang kinaiba lang ay si pares sila ng public. Niya or yung wiring niya, connector niya lang eh. Tapos pinag isa-isa ko lang. Kasi same lang naman to, itong negative ay negative side lang. Itong positive side ay positive side. Ayan. Same polarity, same volt, same current. Kaya lang iniiba-iba nila to kasi para naman separate lang yung ampere niya or yung current niya. Current flow. Hindi hindi makulang or ma-short. Yung ginawa, pinagdugtog ko na lang. Tapos, itong dila, sa dila, sa tip side, pwede na ako hindi na ito inamin. Pero inamin lang natin. Doon sa taas yung kabling 4 pin hindi na nakatago na yun na yung solution din kasi ito yung mga nakaano na wala na masyadong kabling makikita dito rin area ano maligyan yan yung kaubuuhan niya mga kabling. Thank you for watching. Maraming salamat.